Ayan, ito, pauwi na guys, pauwi. Galing sa barkada ng madam ko, naghatid ng sanitizer. Andito ako ngayon sa baba ng Abu Bakr Bridge Sadiq. Ayan guys, yung Abu Bakr Sadiq Road. Ayan guys. Tapos ito naman yung McDonald's, ayan na McDonald's, pero wala ang dining ngayon, puro take out. Ayan, go na guys, go. Ayan. Go, go, go. Go na. Go na tayo. Mahirap yung kasunod kong malaking sasakyan eh. Ang tagal mag-go. Ayan, ito oh. Tagal. Ganyan dati ang minamaneho ko guys sa Pilipinas. Close band na ganyan. Ganyan kahaba. Minamaneho ko sa Pilipinas noon. Pero ngayon, ang minamaneho ko dito sa Saudi, maliit. Kasi nga, for service lang, family driver. Family driver ang work ko dito sa Saudi Arabia guys. Riyadh. Dito ako sa Riyadh. Kasama ko ang aking may bahay. It's been 4 years here in Riyadh on June 25. 4 years na kami sa June 25. Ayan yung Abu Bakr Sadiq Road. Ayan siya. Malinis, malinis yung daan. Daanan. Pero dito, mag-ingat lang, mag-ingat sa mga videos-videos kasi kuan na dami na rin camera. It's a lot of camera here in the way. So that's why mag-ingat-ingat din sa pagkukuha ng mga videos dito. Panoorin niyo tong video ko guys, parang na-tour ko kayo dito sa Saudi din. Kahit panoorin nyo lang ng 1 minute, okay lang, masaya na ako. At least na-tour ko kayo dito sa Saudi Arabia. Ayan no. Abu Bakr Sadiq Road, ayan. Ngayon, binabaybayin natin dito sa service road. Yung Abu Bakr Sadiq Road. Na ngayon, sa harapan natin, King Abdullah Road yan guys, King Abdullah Road. Diyan tayo, magra-right tayo diyan. Sa King Abdullah Road. Ayan, sobrang napakainit ng panahon dito guys, kaya ito ngayon yung buwan ko. Halo-halo na yata. Stress. Kaya ito na. Masakit ang ulo, sore throat, muscle pain. Yan yung mga kwan ko ngayon. Ang hirap pag ganito. May pakiramdam ka, kaya lang may pakiramdam ka, may masamang pakiramdam ka. Hindi mo man kayang ipaglaban yung sarili mo na hindi ka muna sana magtrabaho. Ayan. Pero wala eh. Pag inutusan ka, go pa rin. Ganun kalupit dito guys. Hindi gaya dyan sa Pilipinas. Kung may pakiramdam ka, pwede ka nang magsabi na hindi ako muna magtrabaho kasi may masama akong pakiramdam. Dito guys, magsabi ka ng ganun dito, alam mo na, iniisip nila tamad ka. Si ikaw, si Juan tamad. Ayan. Kaya ang hirap din minsan dito sa abroad guys. Lahat gagawin mo talaga. Kahit masama na yung pakiramdam mo, may time pa guys na may time pa na sumumpong yung goat ko, yung goat. Sumumpong, hindi ako makalakad pero kaya kong magmaneho, pero masakit. Niyayaban naman ako ng amo ko, punta kami ng clinic. Ang alam ko guys, papacheck up din ako. Alam nyo ang sinagot niya nung nandun kami sa hospital, stay in the car. Ganun guys, kalupit. Doon ako umiyak talaga. Ito yung kwento, karanasan ko dito sa employer ko na hindi ko ito makakalimutan.
sasabihin, stay in the car, nakita niya ng papilay-pilay ka, hindi ka man lang pina-check up. Ganun. Ayan guys, yung King Abdullah tunnel. Ayan, tunnel. Tinatawag nilang tunnel ito kasi hindi naman tulay talaga. Tinunnel nila pero parang naging tulay. Ayan, King Abdullah Road po to. Malinis pag this time, 11:27 in the morning. Ayan, 11:27 in the morning. Sobrang napakalupit talaga. Lahat dito titiisin mo talaga. Pagkatapos ng trabaho mo, mangiyak-iyak ka na lang kasi nagawa mo yung trabaho mo na kahit may masama kang pagiramdam. Ganun. Kaya yung nagsasabi diyan guys na happy ang nasa abroad, mayroon totoo yan. Happy sa abroad. Masaya, minsan malungkot. Yan yan. Pero alam nyo guys, ang OFW, yan ang pinakasinungaling na tao. Ang OFW, pinakasinungaling. Kasi nakikita nyo sa mga camera, pinupost nila, sobrang sayang-saya nila, diba? Kaya sinasabi kong sinungaling. Pero sa kabila ng lahat nyan guys, di nyo alam kung ano yung nasa likod ng camera na yan. Yung ngiting nakikita nyo sa mga picture na yan. Hindi nyo alam. Masama. Di nyo alam kung totoo nga bang yung ngiting niya yan ay ngiting masaya. Ngiting tagumpay. Hindi natin alam kung anong ngiti yan. Kaya wag naman sanang kwan. Yung parang minsan hinuhusgan ng OFW. Okay, nandun na tayo. Ang dami kasing na-encounter ko na ang saya nga sa abroad, ang saya nga. Oh, masaya kasi nagagawa mo naman yung ngumiti sa kaharap ng camera. Kaya masaya. Nagawa mong makalabas sa bahay ng amo mo, nakagala ka. Oh, di masaya. Pero lahat kaya ng yon, yung nakikita mong yon, totoo kaya? Totoong masaya kaya? Yun yung tanong guys. Yun ang tanong. Kung totoo bang masaya? Kaya mahirap. Kaya sinasabihan ko yung iba, itry nyo rin kaya mag-abroad kung ano yung feeling na nandito sa ibang bansa. Lalo pag napunta kayo dito guys sa Middle East. Kasi dito sa Middle East, hindi ko naman sinasabing lahat ng tao masama. Hindi guys. Marami rin kwan dito. Maraming matitino din. Magandang mga amo. Marami din yung pag-ugali nila. At sa kalahat naman ng bansa guys, mayroon talagang hindi magandang ugali. Kwan lang, porswertihan lang dun sa mga kwan na nakahanap ng magandang amo, ganyan, mabait, mapagbigay. Swertihan lang yan guys, swertihan. Kung napunta ka dun sa pinakamalupit, yung buksingero, ayun, wala tayong magagawa kasi buksingero nga. Buksingero nga siya. Ayun. Wala kang alam lilipatan? Kumusta na? Ano, wala kang alam lilipatan? Lilipat ka? Oo, nagsabi na yung amo ko, taranta ito eh. Biruin mo, hindi ni-renew yung lisensya ko nung papunta dito. Nagsabi na ako, ngayon ang laki ng penalty. Magpipenalty, 4 na taon nandito na ako sa Saudi. Kaya nag-decide i-transfer na lang ako. What? Tangin. Ka-uwi na lang ako pag dyan. Musta na pala si Renato nun? Renato dyan? Doon sa Pinas ngayon. Hindi na nagpaparamdam? Hindi na. Wala na. Nag-aanak nga ako eh. Tapos na kontrata mo dyan sa amin mo? Sa 25. Ngayon 25? Oo. Pero sinabi niya na pwede kang... Oo, yung asawa ko na kinausap eh. Gusto mo extra ha? Pero boring dun. Oh, puta, mag-isa ka lang eh. Pero maintenance lang kayo doon, hindi ka driver doon.
Maganda, saan banda? Sa Arga. Magkano kayo bigay? Private maestra yun. Sa amo nyo pa rin yun, pero private siya. Magkano? Eh, kausapin ko yung tropa doon. Kasi nagsabi siya sa akin eh. Kausapin mo, sige, papatusin ko yan. Kasi pag istiraha, pwede naman akong uuwi dyan eh. Problema lang sasakyan, bisikleta. Hindi. Yung dalawa yun doon, hindi marunong mag-drive. Oh. Waiter lang talaga yung dalawa. Oh. Eh, naghahanap daw yung amo na marunong mag-drive. Mm. Para, kasi bibili ng agarat, bibili ng mga ano-ano, oh, doon sa kanila, siya magda-drive. Ang lawak ng kwarto mo, Brad. Nakita ko na. Grabe. Sige, sabihin mo sa akin. Sige, di ba, nasa iyo ba yung number ko? Wala. Pakikon, may, o. 0530 70 81 510 oh, loko eh, sinabihan ko na siya, sinabihan ko siya noon. Hmm. Na ganun yan na. Oh, sige, jowa lang ilagay. Oh, sige, sige, sinabihan ko na noon. Hmm. Sabi niya, well, hindi ako nangangako, baka nakakuha na to. Ano, oh, walang problema. At least may mga option ako. May option ka. Oo. Itra-try ko din yung sa iba. Magtanong-tanong. Oh, siya, mainit dyan sa labas. Sige, tropa. Man, tra-transfer. Kaya guys, ito. Cut ko muna dito guys. Cut ko muna natin dito. Medyo napasarapan yung usapan dun sa tropa. Eh. Abangan nyo yung mga vlog ko guys. Yung mga sasabihin ko dito sa vlog ko. Abangan nyo guys. Driver na natawel. Abangan nyo yan. Abangan nyo. Pag dumating yung point na magkakaharang ako, ayan. Magbibigay ako ng vlog na pinakamalupit. Abangan nyo yan guys. Abangan nyo. Okay, bye-bye.